sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel, na ibahin sana yung kaldero, yung paglutuan ng... Yun na to, alamin natin bakit gusto ng ilan ng mga tropa na Muslim na hiwalay ang kanilang lutuan. Hindi haluin yung paglutuan ng baboy at paglutuan ng ulam na pwede. Kahit sabihin natin halal, tapos ngayon, maya-maya, lutuan mo na ng baboy. Bakit kailangan alam natin itong sitwasyon na to para madali ang pag-iintindihan? Panoorin natin yung video na to. Ganun. Minsan po, ganun po. Sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel, na ibahin sana yung kaldero, yung paglutuan ng... address ko po ito sa lahat. Para yung kaldero pinaglutuan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may Muslim na kakain ho. Nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon, ganun? Opo, opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, ilag na po silang lahat. At, paano pong ilag? Ilag na parang umiiwas sa inyo, ganun? O pinagtatawan lang kayo, ganun? Ano po ba yung form ng discrimination? Ilag po na masamang tingin dahil Muslim po ako. Yun, sir, maganda po yun. Siguro, sir, makikoordinate ka na rin lang sa mga Islamic preachers natin. Ayun, usapin na cultural sensitivity. Tayo ay nasa Pilipinas na iba-iba yung ating mga relihiyon, iba-iba ang mga paniniwala, at iba-iba yung mga tribo. And if we are in the uniform service as leaders, we must be cultural sensitive, no? Ang ibig sabihin nun, we can work in an environment where there are people from various walks of life and with diverse perspectives. Iba-iba yung culture, iba-iba yung religion. Ang example ko niyan ay dito sa Officer Candidate School, na kung saan mayroong maliit na population ay mga estudyante na galing sa Muslim Mindanao. At meron ding ilan na mga sabadista na hindi rin kumakain ng baboy. Ngayon pupunta tayo dito sa paniniwala ng sa mga kapatid natin sa Islam. Dahil ipinagbabawal ang o haram ang pagkain ng karne ng baboy, doon sa lutuan, ang proper na procedure ay huwag gamitin ang parehas na utensils na dapat ay nakadedicate na yan para doon sa pagkain na halal. So yung para sa mga Muslim students dito sa aking school ay may nakamarka na for Muslim na mga diners doon sa mess hall. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng lulutuan yun nung litson paksiw o adobo o humba. Hindi pwede. Okay, kasi it will hurt the sensitivity of our other students. May it be Muslims or yung mga Seventh-day Adventist. So, respeto baga. Diba? So, yun yung hinihingi dito ng isa sa tropa natin sa PNP na pag sa unit, kunwari may centralized messing, siguraduhin na may nakadedicate na utensils para doon sa mga Muslim brothers. Yun, kasama ang mga Adventist dyan, hindi rin kumakain ng baboy. Very simple, diba? Kasi, tanggapin natin. Ganun ang paniniwala nila. Hindi mo natin pwedeng baguhin yung paniniwala nila. So therefore, respetuhan. Kung ano rin ang paniniwala ng iba, ganun din, respetuhin din yon. And by doing so, mayroong harmony. Ah, kasi mayroong religious tolerance, mayroong cultural understanding. No, ang ginagawa ko nga dito, mayroon kaming
si activity, Kabayan Night ang tawag namin, na kung saan ay magpipresent ng kanilang kultura, tradisyon, mga kagawian, food, ang isang region nang makilala ng ibang mga estudyante dito. So ginagawa namin yan sa Officer Candidate School with the purpose na ma-share sa lahat yung understanding about the culture, belief, religion ng ibang mga estudyante dito. Yun, ginagawa namin yan dito sa school. And maybe there should be activities like that in other schools and training institutions sa armed services, no? Para mawala yung ganito na mga concern. Ikutin na lang nyo sila sa mga police para education lang eh. Tama naman yung sinabi kanina ni Director Julius, education talaga. Kasi talagang kung hindi natin 'to maresolba, eh, ang hirap nitong ano. Itong usapin nito masyadong sensitibo. Masyadong sensitibo 'to. Kaya kailangan po natin pag-usapan talaga. Alam nyo, sabi daw nila, ito naman po, ito mong sinasabi ko, eh baka naman mahilig kayo sa lechon. Eh, huwag nyo na akong pakinggan. Ito lang naman eh, ano lang naman 'to, sharing lang. Sabi daw, kapag ka pumunta ka daw sa doktor at nagpatingin ka, pag may sakit ka na, ang unang sasabihin ng doktor, huwag ka nang kumain ng baboy. 'Di ba? Di ba ka nang kumain? Antayin po bang may sakit ka na bago ka kumain? Opo, yun lang yung aming sharing. Ano? So, napakaganda po na very open na Senator Win ang PNP na ibigyan ng education yung ating mga police officers patungkol sa, alam nyo siyempre, ano po kasi niyan eh, yung makakain ka ng baboy. Iba ang dating, lalo na po sa mga born Muslims talaga. Kasi kami, siyempre, katulad ko po ako po ay balik Islam. Siyempre, nung kapanahunan nung ako po balik ay Islam. Siraulo pa. At mga manginginom pa. Eh talagang masarap isama yan sa pulutan eh, di ba? Pero kaya hindi po ako masyadong sensitive. Pero yung mga born Muslim, sir, talagang amoy lang yan, nahihilo sila. Talagang nakakita ako, naka-witness ako niyan, sir, talagang naamoy lang. Naamoy lang, tumaas ang blood pressure. Pala, sabi no? ko, grabe, paano kung nakakain ka pa niyan? Parang nasusuka sila. Kaya talaga nasusuka. Po talagang meron po talagang effect sa kanila. Siguro psychological din. O ano. Sana ma-ano po natin sila, sir, patuloy niyo po yung education. Maraming salamat po. Meron lang po akong gustong tanungin kay Brother Rakib Aguel. Sir, tanungin ko lang po siya. Wala namang kinalaman. Yan. So, nakikita ninyo, no? Yung concern ng mga Muslim brothers na natin na nasa Philippine National Police na tipong dahil ang sound ng pangalan mo eh Ibrahim o Muhammad o Abdul Rauf, yung gano'n, yung mga sound. Ang tawag dyan, Islamophobia. Yung iba kaagad, parang iba yung paningin. Alam nyo, sa kasaysayan, ang dahilan nung bakit may parang hindi pagtitiwala yung mga non-Muslims, mga Christians, sa mga Muslims, ay, at saka, the other way around actually, dahil sa nangyayari na napakatagal na panahon na nagkaroon ng mga labanan ang Muslims, Pilipino sa Pilipino, Muslims and Christians. Nag-start yan nung panahon na ang mga Espanyol ay nagdadala ng mga Indio, ginawa nilang para sabihin natin parang kafgo, auxiliary force, na isinama para mag-atake anong mga Muslim communities sa Mindanao. No? Yung kanilang mga na-convert sa Visayas, naging Christians, naging Catholics, ay dinadala, yung mga Indio ang tawag, dinadala sa Mindanao para kalabanin ang kababayan. Okay, wala pa naman Pilipinas noon. Kalabanin yung mga nasa Sultanate of Sulu at Sultanate of Mindanao. At nakikita natin na sa MNLF rebellion, MILF, nagkaroon ng Abu Sayyaf, may mga kidnapping, may mga atrocities coming from both sides. May mga nagagalit sa both sides ay nagkaroon ng ano, yung tipong yung tiwala ay naapektuhan yung tiwala. Okay?
That is the reason. So nakakatuwa na ngayon ay nagkaroon na ng kapayapaan sa Muslim Mindanao, tahimik ang mga baril, hindi na nagbabarilan ang sundalo, pulis, laban sa mga dating armed groups, pati sa mga Abu Sayyaf. And as a result, ay nagkakaroon ng reconciliation. Okay? At kapag tahimik na yung isang lugar, ayun, makapokus na tayo na dapat may cultural sensitivity para hindi matanggalin yung mga mitsa na magkaroon ng galit. Okay, yung patayan na wala na, mayroon pa rin mitsa ng galit. Maalala yung anong nangyari nung Budaho masakir, Budbagsak masakir, andyan yung Pata masakir, maraming mga kuno-nong mga masakir, may iba kwento-kwento na masakir, mayroong iba pa sobra, mayroong iba talagang tunay, legitimate na nangyari masakir lalo sa panahon ng mga Amerikano. At kapag iyon ang naalala, iyon, iyan na, babalik na, parang may hindi pagtitiwala, mistrust doon sa mga brothers, mga kapwa Pilipino na mga Muslim. Ano ang solusyon natin sa kasalukuyan? Ede pag-aaral, edukasyon, no? Edukasyon. And hindi pwedeng narrative lamang ng North, ng Imperial Manila ang mapakinggan natin. Pakinggan din natin ang narrative ng mga taga Mindanao, taga Muslim Mindanao. Intindihin natin sila, pakinggan natin sila. Dahil kung kasama tayo sa table, nagkakwentuhan, pinapakinggan din natin ang kanilang mga hugot sa buhay, din magkakaroon ng understanding. Mag-meet lang tayo sa gitna. Okay? Magkakaroon ng understanding na parehas na to move forward, parehas na lang pala tayong Pilipino, at mas masarap pala ang pakiramdam kung mayroong kapayapaan. It should start with cultural sensitivity sa simple na pag-separate ng kitchen utensils, tablewares para sa mga Muslim brothers at saka sa Seventh-day Adventist at saka doon sa mga Catholics and other Christian denomination. I hope naintindihan niyo ang punto sa video na to. I-share ninyo if nagustuhan yung ating content, mas maraming mga nakakalam. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood ng aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.